Hello po, kamusta po kayo ngayon? Sa biyaya ng Lord, itong video po na ito ay i-share ko po yung kaalaman ko about sa piano. Ngayon po, i-share ko po yung mga tips and technique para maging magaling ka rin sa pagpapiano at magagamit po ito sa ministry para sa Lord. Pero bago po yan, meron po ako ibibigay ko sa inyo na magagamit po ito sa araw-araw. Gusto kong i-share po ulit ito. Itong picture na ito. Ako po yan. Sa katotohanan po, sa pag-play po ng piano ay napakahirap. Nakakalito, nakakabaliw, kung pwede lang yung mata mo, paghiwalayin mo para masundan mo. Pero hindi mo kaya. Pero sa video na ito, i-share ko po yung tips and technique para mas magiging mabilisan na pag-play mo ng piano at magagamit mo ito para sa Lord. Kaya ang unang tips, i-memorize ang case. Okay? White case and black case. Paano po ito gagawin? Para sa mas mabilisang pag-memorize, sulatan niyo po itong case po. Itong mga case ng mga piano. Pero, wag sa case na ito. Wag yung mental pen. Kumuha ka po ng example. Papel, guntingin mo at isulat mo yung letter at idikit ko po. Yun po yung unang mong gagawin po. Sa white case, kailangan mong i-memorize po ito lahat. C, D, E, F, G, A, B. Okay? Yun po. At susunod, si black case. Kailangan mo rin i-memorize si black case. Si black case, medyo nakakalito po siya. Kasi meron po tayong tinatawag na sharp and flat. At doon po, sa black case po natin, matatagpuan po yun. Paano? Pag left, pa right, siya po ay sharp chord. Pag right naman to left, ito po ay flat chord. Yun po yung i-memorize po natin. Okay po, review. I-memorize ang white case, isulat ang mga letters, pati si black case. Unang tips. Pangalawa, i-memorize ang chord. Ako po dati, nung una pa lang, nagdo-double chord po ako. Hindi ko alam kung paano yung mga melody, isabay-sabay lahat. Pero natuto po ako una sa pag-double chord. Apat na chord lang po dapat yung gamitin nyo. Para hindi po kayo masyado malito. Nung ako po nung una, apat lang na chord ang ginagamit ko. Para mas masundan ko at mas madaling pa i-memorize. Ito po. Pangalawa, kailangan mo i-memorize yung A to G chord, bass, and saray. Okay? Yung mga A, minor, sharp, major, kailangan mo yung kapatid para mas magaling ka sa pagpapiano. Okay? Pag na-memorize mo na po yun, ito po yung ang pinaka-importante po sa lahat. Punctuation mark. Pinaka. I-memorize mo dapat sa lahat. Sa lahat ng mga bagay na yun, yung A to G chord ay mayroon po silang iba't ibang family. Yun po yung pinaka-importante po na i-memorize mo. Yung family chord po. Like example, D. Ang family chord ng D ay D, E minor, F sharp minor, G, A, B minor, and C sharp minor. So, yan yung family chord po ng D. So, lahat po ng family chord po, ilalagay ko po sa description po. Kumuha ka lang po kapatid ng lapis o kaya ballpen at isulat po sa kapel.
Ngayon po, please po, pakimemorize. Ngayon, pangatlong tips. I-memorize po natin yung do-re-mi. Okay? Like example ulit. Yung D. Review tayo. D, E minor, F sharp minor, G, A, B minor, and C sharp minor. Ang do-re-mi nun, itagtag mo si D. Kaya D to D, yun po yung do-re-mi ng D. Doon ka lang po iikot pag nag-play ka ng melody. Wala nang iba. Hindi ka pwede pupunta si A sharp, F, hindi. Kuna yung family chord ng D para kay D lang. Hindi mo pwede kunin kay F na para kay F lang. Hindi po. Kaya pag na-memorize mo na yung family chord at do-re-mi, promise, matututo ka sa pagpapiano. And then, ito po yung technique. Ang technique po ng pagpapiano ay kaya sa pakikinig mo. Kasi na-memorize mo na yung melody at do-re-mi, ito lang po ang tayo mo, ang mismo magtuturo sa'yo kung saan yung next na pipindutin mo. Ayun po. So yung mga bagay na yun na hindi ka na hahanap pa ng mga chord o ano yung mga hanapin mo kasi hindi ka marunong kung walang chord. Pero kapatid, kung na-memorize mo yung mga family, kahit wala ka ng titignan na chord, alam mo na kung ano yung mga paikot-ikot ng family-family. Yung do-re-mi, okay na rin para sa iyo, kapatid. Kaya, pangalawang technique, play with heart. Kasi, sabi nga ng Apostle Pablo, hindi natin magagawa lahat ng mga bagay kung wala kang pag-ibig. Kung love mo yung ginagawa mo, for sure, magagawa mo lahat ng mga bagay na gusto mong gawin para sa Lord. So, yun lamang at salamat sa panonood at please gawin mo yung mga bagay na yun. And thank you so much for watching this video and God bless you. Huwag ka pong magsawa ng mag-practice kapatid.